Hello po, kamusta po? Ayan, Happy New Year po pala. So yon, so hello hello po sa inyo lahat. Sana lahat po kayo ay okay ngayong araw na to. Syempre, Happy New Year po sa inyo lahat. Kamusta ang New Year nyo? Kamusta ang New Year mo, Loren? Ito po, Mama Sam. Okay na okay naman po at masaya. Kayo po po, Mama Sam, kamusta ang New Year? Parang rock and roll. Charot. So, syempre masaya. Sa awa ng Diyos sa yon, yung promise kong pumunta ng simbahan, nakasimba naman ako. Hindi ko naabutan yung misa. Kaya lang, naabutan ko syempre bukas yung simbahan. At nakapagdasal naman ako. Yun naman yung importante. Kahit hindi naman ako maka-attend ng misa, basta makapagdasal ako at makapagpasalamat sa Panginoon ng bonggang-bongga. So, ako syempre na masyal-masyal ako around Central Bangkok para maiba naman yung ambiance. So, yon. Siyempre, marami tayong tatalakayin ngayon, Loren, na sobrang nakaka-excite na. This is a Miss Universe moment na. So, ilang tulog na lang, dalawang tulog na lang mag-start na nga ang Miss Universe. Are you excited, Loren? Yes, ako excited na nga, Mama Sam. At ito nga, Mama Sam, ang pag-uusapan nga natin ang Miss Universe candidates pre-arrival nila. Pag-uusapan natin, Mama Sam, kung sino-sino nga ba ang malalakas pagdating sa kanilang pre-arrival. Yes. Kung sino ba yung possible na pwedeng mag-placement dyan sa Miss Universe. Saka syempre nandoon ako na talagang kaabang-abang naman talaga dahil ito na yung exciting moment ng Miss Universe, ang pagsisimula ng competition. So after ng ilang buwan na nag-training ang mga kandidata, talagang lahat sila ay excited na ipamalas, ipakita ang galing nila sa itablado ng Miss Universe. Saka syempre dyan natin malalaman kung sino ba yung mga weak, kung sino ba talaga yung strong, sino ba yung hindi mo pala siya malakas, ganon. Kaya excited ako dyan, Loren, at inaabangan ko yan ng bonggang-bongga. Okay, Mama Sam, ito na nga, huwag na natin patagalin. First candidates, Mama Sam, ay si Miss USA. Tingin mo, Mama Sam, kaya niya kayang makatungtong sa semifinals ng kanyang competition ng Miss Universe 2022? Okay. So si Miss USA, possible talaga na ito ay isa sa mga kandidatang malakas ngayong taon na to sa Miss Universe. Nakita ko kanina yung kanyang story na pinost. Nakita natin na complete package talaga ito si Miss USA, si Harmony, di ba? Nandoon yung nakita mo na tinatrabaho niya ito lahat mula doon sa competition na national pageant niya, and then designer siya. Plus, meron siyang advocacy. May mga tinutulungan siya mga bata, may mga tinutulungan siya mga, I don't know, may charity work siyang ginagawa. So, para sa akin, isa si Harmony na kaabang-abang dahil meron siyang istorya na ipapamalas dito sa Miss Universe. And then, I think si Harmony ay isa sa mga tinik sa mga kandidata dito sa Miss Universe. Kasi parang, feeling ko talaga, malakas siya. Yes. At yun nga, Mama Sam, nabanggit mo nga, di ba, parang may charity siya. Isa tong magandang halimbawa sa lahat, di ba? At magiging magandang influencer siya sa lahat ng mga kabataan. And syempre, lahat ng gusto din mag Miss Universe candidates din na mapakita kung ano nga ba ang kanilang advocacy para ma-show sa lahat kung ano ang gusto nilang gawin. Mm-hmm. So, titignan natin yan, Lore. But si Harmony, isa sa mga nakikita ko talagang malupit na kandidata. Yes. Mama Sam, how about kay Miss Thailand? Ano naman po masasabi mo sa kanya? Si Miss Thailand, syempre, nandiyan yung nakikita na natin yung paandar niya sa competition. Hindi pa man nag-start ang competition, ay talaga naman sunod-sunod niya ang pasabog niya. Pero kasi, Loren, nandoon tayo sa fight na ano nga ba talaga ang ipapakita niya sa competition ng Miss Universe? Kasi natatandaan ko si Amanda Obdam, ganyan din yung ginawa. At nakarating nga ito sa top 10 ng competition. Kumbaga ako, Loren, nandoon tayo sa, alam naman natin ang honor ng Miss Universe ay from Thailand. Pero kung tutuusin, masyadong pressured ngayon itong si Miss Thailand kasi syempre kailangan niyang patunayan na deserve silang makapasok sa spotlight. Mas parang yung mata ng mga tao nakatutok sa kanya kasi kapag nakapasok siya, tapos yung mayroon pang mas malakas at mas magaling, maku-question at maku-question talaga sila. Kaya, nandoon tayo sa fight na tingnan natin kung ano yung ipapakita dito ni Anna sa competition ng Miss Universe. Yes, I agree po, Mama Sam. At saka, Mama Sam, yung styling na ginagawa ngayon ni Miss Anna, as in,
hango talaga sa kanyang idol na siya. Di ba sabi niya, idol na niya si Miss Universe 2018 Catriona Gray. As in, ang lapit talaga Mama Sam na pagkakahawig nila ni Miss Universe 2018. Di naman. Makeup lang yun. Pero nandoon ako sa fight kasi na si Anna naman ay tinatry naman niya yung best niya. And then, nakikita ko naman na si Anna ay lalaban sa competition. Pero Mama Sam, may tanong ako. Do you think pag ito yung ginawa niyang styling o ginamit niyang styling na kamukha niya si Miss Universe 2018, papalo kaya ito dito sa Miss Universe 2022? Oo naman, kasi titignan pa rin dyan at the end of the story yung performance level ng kandidata, Lauren. Kung ano yung performance level nila. Kaya umasa tayo na si Anna kasi magaling din naman yung pagdating sa pasarela, magaling sila gumawa ng gown. So I think magpa-perform siya ng bongga-bongga. Ayan. Mama Sam, ito naman. How about kay Miss South Africa? South Africa. Si South Africa, depende kasi, matatawag ko itong dark horse. Matatawag, hindi ko siya ma-consider na front runner ngayon. Kasi na, sa sobrang tahimik, ang tahimik ni South Africa. Alam natin na si South Africa ay kukudaya ng bonggang-bongga. Pero kasi maraming nagsasabi na hanggang top 10 lang yan, hanggang top 20 lang yan. So hindi natin alam. Ba't nandoon na ako? Pwede kasi maelto kuyo, pwede din naman talagang pumalo hanggang sa dulo ng laban. Magaling siya in terms of communication skills, body, beauty, and brain naman din talaga. Pero kasi yung performance level niya, hindi ko alam kung ili-level up niya yun. Kasi yung doon sa national pageant, to be honest guys, hindi ako talaga sanayon doon sa level ng kanyang performance pagdating sa pasarela. Ayan. And then Mama Sam, mali mo naman, baka sa start ng kanilang pageant ang Miss Universe 2022, doon na siya pumalo. As in ngayon, Lilo muna din, pag mag-start na yung pageant nila, doon na talaga siya magpapakita. Pwede din naman. So abangan natin, Lore. Yes. Mama Sam, ito naman, how about kay Miss Panama? Miss Panama. Si Panama, syempre nandun doon tayo na crossover candidate siya. So, talagang masasabi ko na si Miss Panama isa yan sa mga kaabang-abang dito sa competition. Kasi doon sa Miss World, can imagine ang dami niya nakalaban na kandidata doon. Pero pumalo siya ng todo-todo. So, dito sa Miss Universe, naniniwala ako na well-prepared siya pagdating sa kanyang communication skills and then kung ano yung style na ipapakita. But I don't know yung performance level niya, kung kaya ba sumabay sa performance level ng ibang kandidata. For now, hindi ko makita front runner si Miss Panama, but dark horse candidates, I think yes. Dahil hindi ko alam yung capacity level niya pagdating sa performance level. Ayan. Pero Mama Sam, advantage na siya ngayon sa mga ibang kandidata kasi nakapag-compete na siya sa international pageant. At ito nga ang Miss World, di ba? Yes. Advantage yung pagsali niya sa Miss World, pero hindi natin alam kung yung performance niya ba sa Miss World ay papalo katulad ng performance niya sa ipapakita dito sa Miss Universe. I don't know, Lauren. Kasi syempre magkaiba yan. Miss World is a Miss World. Miss Universe is a Miss Universe. Catriona Gray before she joined sa Miss Universe, iba naman yung atake niya sa Miss World eh. Diba? From sweet to fear. Ganon. So, ganon din naman yung nakita natin dito kay Solaris. So, from sweet to fierce na siya ngayon. But, tingnan natin kung o-obra. Ayan, yes. Abangan na lang natin. Mama Samita naman, how about kay Miss Curacao? Curacao. Si Curacao isa rin to sa mga dark horse candidates. Maraming nagsasabi na si Curacao na mukhang hindi naman siya papalo ng bongga-bongga. But for me, after ko makita yung kanyang performance level dito sa Miss Curacao National Pageant, I think enough na para masabi ko na magaling to si Curacao. Last, napapanood ko yung mga story niya, napapanood ko yung mga pinupost niya na talaga naman ay makuda talaga si girl. So parang isa siya sa mga kinukonsider ko na pwede maging Miss Universe. But we don't know eh. Kasi depende nga sa performance level at the end of the story pa rin man. Kasi performance level pa rin ng candidates ang pinag-uusapan dito eh. Kung ano yung capacity nila doon laban sa ibang kandidata. So, titignan pa natin yan. But for now, si Curacao, isa yan sa mga masasabi ko na malakas na kandidata ngayon sa Miss Universe.
Ayan. And ako naman, Mama Sam, tingin ko naman is, si Miss Curacao, yes, pwedeng, kaya makapasok sa semifinals ng Miss Universe. But I don't see na siya yung magta-title bilang Miss Universe 2022. Kasi Mama Sam, as in, may mas magaling talaga akong makikita ngayon at ito yung pinaka-number one spot ko. Pero mamaya pa siya babanggitin. Pero Mama Sam, ito, how about kay Miss Italy? Miss Italy, she's the strongest candidate sa totoo lang. Front runner yung masasabi natin dyan. Kasi talagang strong siya, powerful din siya. About beauty, masasabi ko yung beauty niya ay pak na pak pang Miss Universe. Plus, nandoon na, minsan nakikita mo kamukha siya ni Tamarind Green. So, depende. Basta, ang alam ko, makikipaglaro to sa competition. I think, Mama Sam, much a challenge dito si Miss Universe Philippines. Diba nga, same silang Italiana. May lahi si Miss Chela Secretes na Italiana and Italiana dito, Mama Sam. Siyempre, magpapagalingan sila kung sino nga mas magaling sa kanilang dalawa, diba? Oo, pero kasi, Loren, I think, hindi naman pressured si Celeste dito kay Miss Italy. Yes, better naman yun, Mama Sam, as in mag-focus na lang siya dun sa kanyang laban. Ganun, para as in, magawa niya lahat ng best niya. Ito naman po, Mama Sam, para sa number 4 spot, si Miss Philippines. Ano pong masasabi mo? Of course, Celeste Cortez is Celeste Cortez. Naniniwala ako si Celeste na malakas yung laban niya sa competition ng Miss Universe. And I think she well prepared in terms of pasarela, styling, everything. So, communication skills, I think okay naman na improve na. But nandoon tayo na naghihintay na kung paano nga ba talaga lalaban si Celeste Cortez sa competition. Ano nga ba yung mga ipapakita niya? Mas lalakas pa ba siya? Mga ganon. But nandoon tayo, syempre, she's a Miss Philippines and she need support us. Kailangan natin supportahan siya. And then, let's see. Yes, we're basta waiting magtiwala. For... Basta Loren, magtiwala lang tayo sa kanya. Oo naman. And syempre, Mama Sam, we're waiting for her na. And I hope, lahat naman tayo syempre, pinagkakatiwalaan si Celeste na kaya niya makapasok sa semifinals. Syempre, at hanggang dulo ng laban, di ba? Ayan. Mm-hmm. Mama Sam, ito naman. Next candidate ay si Miss Colombia. Ano pong masasabi mo? Colombia. Colombia. Alam natin ang mga Colombian, palabat to. From the beginning pa lang naman noon pa lang. Ito talaga, pero ito talaga yung Latina, Mama Sam, na as in. Isa siya sa mga blonde beauty Latina. Blonde beauty contestant na masasabi natin na strong. Strong blonde beauty. Yan. Ako, masasabi ko kay Miss Colombia, I think malakas. Malakas na kandidata. Pero ngayon kasi hindi ko alam kung siya ba yung parang napipisil ng organization na manalo, hindi natin alam. Pero yung experience niya na sobrang tagal din ito na naghintay, hindi ko alam kung papalo yun ng todo-todo o hindi. But naniniwala ako na kayang sumabay ni Colombia sa competition dahil isa siya sa mga malalakas talaga. At hindi imposible na siya makasungkit ng corona, Loren. Ayan. No doubt naman po, Mama Sam, kay Miss Colombia. And tingin ko naman, Mama Sam, na handang-handa na talaga ito makipag-compete sa Miss Universe 2022. Mm-hmm. Ito naman po, Mama Sam. Next candidate ay si Miss Venezuela. Mm-hmm. Si Miss Venezuela, alam natin na isa to sa mga well-prepared candidates. And then, naniniwala din ako na gagawin nito ang lahat ng kanyang makakaya dahil... Oh. Grabe, makikipagbardagulan talaga to. Dahil siguro nandoon yung ini-aim niya rin talaga na manalo uli ang bansa nila sa competition. Hindi natin alam kung siya ang magbabalik ng ningning ng Venezuela, pero naniniwala tayo lahat na medyo magaling to. Magaling din na candidates talaga at nakakatakot. But titignan pa rin natin. Yes, I agree naman po, Mama Sam. Pero Mama Sam, I think may hirapan siya kasi ang dami atang magiging tinik sa laban din ni Miss Venezuela. Diyan sila Miss Philippines, Panama, Curacao, and the rest yung mga nabanggit nating kandidata dito na nasa top contender talaga. Oo naman, nandun ako. Agree naman ako doon sa sinasabi mo. Pero kasi sabi nga ganun, kapag magaling ka, wala kang dapat ikatako. Yes. Oo naman. agree yun, Mama Sam. Pero kailangan mo talagang paghandaan at syempre, bigay mo yung best mo. Diba? Mm-hmm. Mama Sam, ito naman. Para naman po sa number one spot,
Andiyan po si Miss Puerto Rico. Puerto Rico. Lahat tayo nagtatanong, ano nga ba ipapakita ni Miss Puerto Rico sa competition? Ano nga ba yung meron siya? Pero ngayon, nakikita ko si Miss Puerto Rico, medyo, wow, talagang iba na yung styling niya, iba na yung looks niya, parang talagang mapapawaw ka sa kanya. Magaling na siya magpasarela noon, but ngayon, lalo pa siyang gumaling. Patikim pa lang yun. So, na-imagine mo ba kung ano pang gagawin niya eksena pagdating sa entablato? Plus, nandoon yung styling niya, bumabagay sa kanya. Sa Puerto Rico, in terms of body, nakita natin na isa siya sa mga parang wow, ang strong ng katawan. Plus, nandoon ang sexy. Plus, nandoon na body, beauty, and brain ang ino-offer niya rin dito. So, feeling ko hindi siya na-alarma. And feeling ko palaban talaga siya. Ayan. Ako naman po, Mama Sam, gaya nga nang sabi mo kanina kay Miss Curacao na pwedeng mag-title si Miss Curacao. Ako, I think, si Miss Puerto Rico ang pwedeng mag-title ng Miss Universe 2022. Pero as of now naman, Mama Sam, di pa naman natin as in nasasaksihan kung ano nga bang performance ang ipapakita ng mga kandidatang ito. Kasi pwede pang mabago, baka meron pang mas, as in, mangibabaw na makikita natin mas magaling pa sa kanila, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, noong 2018, nag-top 5 ang Puerto Rico. Plus, noong 2020, I think, nag-first runner-up ang Puerto Rico, 2019. 2020, medyo parang nawala sila sa eksena. So ngayon, aabangan natin yan. Ngayon taon na to, kung si Puerto Rico ba ay papalo ng bonggang-bongga. Hindi ko may tandaan kung nakaraan taon na, naka-semifinal sila nung nakaraan taon at saka nung nakaraan din taon. So ngayon hindi natin alam kung susungkit uli sila ng corona ngayon taon na to sa Miss Universe. Pero nandoon talaga na prepared itong si Puerto Rico sa competition. Medyo nakakatakot. Yes, pero Mama Sam, let's see kung ano nga bang ipapakita ng mga kandidatang ito sa Miss Universe 2022 kasi nga magsisimula na ang kanilang pageant sa January 3. Ayun, syempre excited tayo kasi isang tulog na lang, Loren. So talagang makikita na natin yung arrival ng mga kandidata dito sa Miss Universe. So yon, so guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa chika namin ngayon ni Loren Q dito sa kanyang YouTube channel? Tingin ba ninyo yung napili niyang kandidata na pre-arrival for the competition ay talaga nga bang malalakas na kandidata? Sino ka pa sa inyo? At sino naman ang mga kandidatang tingin ninyo na pwedeng maligwak at tingin ninyo pwedeng makapasok sa competition ng Miss Universe? Please comment below para at least malaman naman namin kung sino ang possible na kandidata para sa inyo na pumalo sa placement ng Miss Universe. Yes, so yun sa lahat ng tumutok sa amin ngayong gabi with Mama Sam. Maraming salamat po sa inyong lahat. At guys, sa mga hindi pa po nakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe and click yun na rin po notification bell para lagi kayong updated. So always keep smiling and always think positive. Sabi ng ganon, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! Paalam! Thanks for watching! Thank you!